power goes on, you know. The Nakbolinay is in the province of Abraham. It is the last barangay on the mountaintop. Going up the mountain, our vans couldn't make it. We rented a mountain jeep to carry us and our equipment up the rough road. The roads were put up by the jeepney drivers just so they can go down the city. The jeep even had to drive on the water to cross 5 rivers. There were bridges, but it is made for people to walk on foot. The ride was even tougher because of the rain. The Lord helped us arrive safe and sound. Even though the rain continues to fall every noon till night, it did not stop the programs in our project. The One More Soul Conference. The Disciple Maker Class. The Gift Giving Project for the Children, and many more. On the dawn of the crusade, we gathered the church members to do the prayer walk with us. We walk around the barangay to pray for the Nak and for the salvation of the people. We prayed hard for the rain to stop and let us do the crusade in the open air. Praise God because He did a miracle. We did the gospel music festival in the open air and it did not rain that night. Many came to hear the life-changing message, witness healing and miracles, and experience the power of God. Grateful to the Lord for His abundant grace, mercy, protection, and provision in our transformation project in the Nak Abraham. We thank everyone who prayed with us and had given their financial support for this project. May the Lord bless you well. With all that the Lord has done and will do in the Nak, to Him be all the glory, honor, and praise. Jesus! JC. Oh. Diba? So we're a bit emotional here and happy. We'd like to wala bang pwede bang i-ano yung camera doon ipaleng? Hindi ba? Ayaw magpaleng. Yeah. We ano pull pa kang studio natin ngayon, oh, tama ba? It's not a gloomy morning. Yeah. Pero kaya lang tayo na. Mo, hindi gloomy. Okay, hindi gloomy. Wala mga nagko-comment, guys. Comment naman kayo. Yeah. Ang dami nating viewers, oh. Yes, at ang ganda po ng set namin today. Hindi thank nila you. Kita. Ay, hindi ba kita? Sorry. Ay, sayang. Salamat sa mga donations. Ayan, nagbati na si Nanay Yoli. Yes, and happy 11 years. And happy birthday pala kay Nanay Yoli. Yes, and kasamang like nagbe-birthday. Sorry. And we'd like to recognize the present of our president. Oh, today. Yes. Yeah, today. Yeah. Pastor Mama, yeah. Alvin. Hello. Oh, yeah. Yes. Nandito sa ating studio si Evangelist Alvin po. Yes. Straight from Singapore. Make some noise, guys. Okay. Hush up. Ayan. Ayan. Siyempre, ang inaabangan natin ngayong umaga ay yung napakagandang mensahe ng Panginoon para sa atin, yes, ating i-receive. And syempre, no, mamaya i-deliver yan ng ating speaker. Pero,
Batiin muna natin yung ating mga churches. Yes. Ayan, minabati ko po ang aking church. Ang aking churches. Excited ako dito lagi eh, kasi meron akong affiliation. Hey. I belong. Hello to Christ Way Church. Good morning. And ayan, good morning to sa Wall Fellowship. And si Tapag. And also JRFIM. And JGRRC. Yan, napakahaba kasi. Sorry, Pastor and J. Jane. Ayan. And we're the Pope for MJ. Yes. And also, we have... Nasyukulat lang ako. Nasyuka. Nasyuka? Sorry guys, we're live. Talagang lahat ng happiness ay masaya. Basahin na natin yung mga bumabati ngayong umbaga, no? Yeah. From Pastor Alan Adorna ng Christ is the Answer Prayer House Assemblies of God, happy 11-year anniversary, ALJC, More Souls for Jesus! From our Reverend David Cabron, happy 11th year anniversary to all of us! And kay Sister Madeline Buyok Andrina, good morning everyone, good morning din po! At kay Tatay Rico, good morning our precious Holy Spirit! We welcome you and invite you in our AFJC morning devotion. Amen. We acknowledge your overwhelming anointing power and your holy presence this morning. Every one of us. Amen. Andito na rin kasama natin si Pastor Estani Taihon ng Palabang First Assemblies of God. Happy 11th anniversary din. At itong ating isang kumare, si Aleli. Hello. Happy anniversary, AFJC. Welcome, Pastor Alvin to. Yes, may pa-shout-out. Brother Joseph, happy 11th anniversary. And for Nanay Mary, happy watching. Oh, na natin patagalin to. Yes. Parang puri na tayo. Yeah. Ready na tayo kung puri sa Panginoon. Yeah. Very excited. Yeah. Comment below if you're excited. Yeah. Excited. Oh, ganyan. Yeah, mag-comment lang kayo ng inyong mga testimonies kung naging kabahagi kayo ng 11th year ng AFJC. Feel free to comment kung ano yung mga experiences niyo dito sa pag-partner dito sa AFJC. Iba volunteers, yes. Di ba? Oo. Ayan. Pastor Sally, marami tong karanasan sa AFJC. Kaya nga. Ganda ba yan? Depende. Ayan, sige, introduce na ate Q yung ating worship ngayon leader. Ngayon naman, ililid tayo ng ating worship ng ating kapatid na Ian Tony Kitali. Yan, happy blessed morning to everyone. And now we're celebrating 11 years of anniversary here in AFJC. It's because of the amazing grace of our Lord Jesus Christ. Now, let's worship the Lord. This morning, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost. Was blind, but now I see my heart to be in grace, my fears relieved. How precious they are, I first believe. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy grace.
has promised good to me. His word, my hope, secures. He will my shield and portion be as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy rains, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy rains, unending love, amazing grace. Shall soon this soul like snow, this sun forbear to shine. But God who called me here below will be forever mine, will be forever mine. You are forever mine. Truly, Lord, dahil lang sa kamanghamanghang biyaya mo sa amin, kaya kami nandito ngayon, sineselebrate ang 11 taon, Panginoon, ng iyong katapatan, kabutihan, at kadakilaan sa buhay ng mga lingkod mo dito sa FJC. Lord, sa umagang ito, patuloy mo pa pong gamitin ang aming buhay para i-reach ang marami pang kaluluwa para sa iyong kaharian at para sa iyong kaluwalhatian. Lord, muli, maraming salamat po sa mga buhay ng lingkod mo na nag-alay ng kanilang buhay ng panahon para mapaglingkuran ka lang, Panginoon, ng buong puso. At muli, sa umagang ito, sa iyo lamang namin tinataas ang aming papuri, pasasalamat, kaluwalhatian, pagsamba. Sa tanging pangalan mo lamang, Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Truly, it is the amazing grace of the Lord. That's why nakapagpatuloy tayo hanggang 11 years. And counting. Yes. Amen. Ayan, kasama po natin ngayong umaga si Sister Melody Reyes Armiano. Yes. Good morning, Mare. Good morning. And we also have here, no, Sister LP Abergos from Magallanes. Yes. Good morning, morning po. Good morning po kay Mommy Ann, nanonood ngayong umaga. Good morning po, Mommy Ann. Bati si Mommy Al, yes, sa ating 11th year anniversary. Salamat. Sabi niya dito, good morning AFJC family. Praise and thank our good Lord for the 11th year of fruitful ministry and for the committed leaders and workers in fulfilling the Lord's commission. Congratulations! More anniversaries to celebrate the Lord's goodness and faithfulness. The Lord's special and richest blessing be upon your 11th year celebration. Amen. Yeah, we're claiming that. Salamat, Mommy Al. And grabe, hype na hype po ang mga tao ngayon, yes, sa studio. Tayo lang ata eh. Ayun lang ba? Ang hirap naman. Pero ito, ito, pampagana talaga ito ngayong pilit umaga. Pilit nagbabalik. Yes. Ayaw na namin, guys. Eh. Pero, ate, please, tawagin niyo ako. Kaya, ito na. Wala na magagawa eh. Pagpatagdag lang. Ito na, nakaupo na eh. Pilit na nagbabalik. Brother Brian Solidor! Alright, isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Alam ko excited na kayo sa salita ng Diyos, pero bago yun, dadako muna tayo sa ating Bible trivia ngayong umaga na ito.
Ang Bible trivia natin ay manggagaling sa aklat ng Daniel. Aklat ng Daniel ay sinulat noong 530 BC noong sila Daniel ay nasa loob po ng Babylonia dahil sila po ay binihag. At makikita nyo po yung pakikialam po ng Diyos dahil sa katigasan ng kanyang katigasan ng ulo ng kanyang bayan. Ngayon, ano nga ba ang aklat ng Daniel? Ito po ay nahahati sa dalawang genre. Una ang narrative, from chapter 1 to chapter 6, nagkukwento sa kung ano yung nangyari sa kanila. At ganun din yung apocalyptic, yung chapter 7 hanggang chapter 12, at makikita natin yung kapahayagan ng Diyos. Sa mga revelation ng Diyos kay Daniel, makikita po natin na sinabi ng Diyos yung paglitaw ng mga malalaking kaharian, subalit ipinakita din ng Diyos kay Daniel na siya lamang ang maghahari habang buhay. Kaya mapapansin po natin ang aklat ng Daniel, ito ay pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos na kontrolado niya ang lahat ng bagay. Ayun lamang yung Bible trivia natin ngayong araw. God bless you all. Grabe talaga yung Bible trivia, yes. No? Kung si Kuya Kim ang matang lawin, meron namang matampuhin ang AMJ. Atyaw, atyaw. We love you, brother. Ayan. Pero syempre, no, papatagalin pa ba natin ang yes. Napakamahalagang parte ng umagang na ito? Eh, pero batiin muna natin ang isa sa mga kumpanya ng AFJC tuwing magta-travel sa Bicol. Eh. Sino yan? Ito na nga. Si David Noel Bercera. Hi, Dave. Good morning. Akala ko. Naki-birthday. Naki-birthday lang. Padala ka na ng ice cream dito, Dave. Yes. Para naman sa AFJC to greet us. Hindi naman sa pang-aano. Hindi naman sa pang-aano, pero sana. Kaya. May nagbe-baby talk po sa likod. Ito na. Napakamagandang parte ngayong umaga na ating AFJC online devotion. Pakilala mo na ating... Kilala ko ba? Kailangan pa ba? Ang nag-iisa, asawa ni Maye. At wala na katulad. Small, but terrible talaga to eh. Oo, follow nyo sa page to. Follow nyo sa page. The Reverend David Kevron! Yan, good morning to everyone. And binabati ko po ang bawat isa tayo, AFJC, ng 11 kabutihan, katapatan at paggabay ng ating Panginoon sa AFJC. We are so blessed na umabot po tayo sa ganito at sa ganitong taon at hindi lang dito natatapos. Alam po natin na marami pa pong pinapagawa ang Panginoon sa atin. That is why let's continue to pray and support para po sa ating ministeryong ito at mas marami pa tayong kaluluwa ang maabot para sa kaluwalhatian ng Diyos. Now, let's go to the Word of God and I'm so excited to share this itong devotion natin ngayong umaga. And I'd like to entitle this message, Thank You, Jesus. Yan. Sa lahat po na nanonood that you really want to give thanks sa ating Panginoon, just comment down below, Thank You, Jesus. Yan. Alam niyo po, ito yung bagay na dapat po nating maging kaugalian na kung saan na meron po tayong pusong mapagpasalamat. Alam niyo kung bakit? Because in 1 Thessalonians 5:18, it says there, in everything give thanks, for this is the will of God. Take note of that. Sabi, ito daw po ay kalooban ng Diyos in Christ Jesus concerning you. That's why it is very important for us to have this kind of attitude, mga kapatid, na kung saan na kapag na-develop to sa atin na meron po tayong pusong mapagpasalamat sa maliit man o sa malaking bagay o anumang mga bagay, maganda man o hindi, I tell you, may mga bagay na madidevelop po sa atin. At hindi ko na po patigalin ha. Unang bagay na madidevelop po sa atin kapag tayo po ay may pusong mapagpasalamat ay unang-una yung ating karakter. Diba, alam niyo po ngayon sa panahon natin ngayon, there's a lot of things na talagang hindi natin inaasahan. Mga kahirapan, mga circumstantia that brings disappointment, frustration sa ating buhay, mga pangarap na o mga plano na hindi natin natupad o mga bagay na hindi nangyari. Pero mga kapatid, bagamat na ganun ang mga nangyari sa atin, God is still good. Kapag nakita natin ang katotohanan na
na mabuti ang Diyos, tayo po ay mapagpapasalamat. So the problem is this, ang dali natin bilangin yung mga bagay na hindi maganda na nangyayari sa ating buhay, pero hindi natin binibilang yung pagpapala na Kanyang binigay. Kaya mga kapatid, if we will learn to count all of our blessing, hallelujah! I tell you, yung mga bagay na hindi maganda na nangyari sa atin, matatabunan nito ng kabutihan at katapatan ng Diyos sa ating buhay. At sa katotohanan na lang na tayo ay ligtas, I tell you, yan palang panalo na. Kaya mga kapatid, itong bagay na ito, kapag natuto tayo mapagpasalamat, it will really develop our character. Ang pinaka, mas ang hindi magandang mga taong kasama, alam nyo ano? Yung taong mareklamo. Lahat na lang kinainisan, pati sarili kinainisan. Kaya itong karakter natin kapag hindi tayo marunong mapagpasalamat, bumabako. Alam nyo ba, the difference between good day and bad day, alam nyo kung ano? Anong difference sa good day and bad day? It is our attitude. Kahit napakaganda ng panahon, kahit napakaganda ng sitwasyon, kung hindi naman maayos ang ating attitude, papangit pa rin ito. That is why let's continue to develop this attitude of being grateful, mga kapatid, and it will develop our character, di ba? Kapag ikaw ay mapagpasalamat, ang sarap makitungo sa tao. At hindi lang hindi lang ikaw yung makikitungo, pati ikaw pakikitunguhan nang maayos. Why? Kasi ikaw ay mapagpasalamat. And number two, that it will develop sa ating sa pagiging mapagpasalamat ay walang iba kundi being grateful develops our faith. Etong bagay na ito, patuloy niyang pinapatatag ang ating pananampalataya sapagkat sa mga bagay na ito. In Hebrews chapter 11 verse 1, ano ba ang faith? Ang faith po according to Hebrew, no? Now faith is is confidence in what we hope. Sana po nagbibigay daw po tayo ng confidence doon sa bagay na ano po inaasahan natin. We hope for and assurance about we do not see. Yung kasiguraduhan doon sa bagay na hindi natin nakikita. Bakit tayo nagpapasalamat, mga kapatid? Yung tipong hindi mo pa nakakamit, pero nagpapasalamat ka na. Kasi alam mo kasi na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na mabuti at Siya ay tapat. At kailanman, hindi niya tayo pinagkulang. Kailanman, mga kapatid, may mga bagay na ginawa sa atin ng Panginoon. Hallelujah! Na mapapasalamat ka na lang talaga. Na, sapagkat yung mga bagay na ito, ito yung mga bagay na kung saan bumuo sa ating pagkatao. Kaya, alam niyo po, itong title nito, Thank You Jesus, no, as I end. Kasi ito po yung naging ugali ko. That every time, kaya nga minsan natatawa yung aking misis kapag kahit pag inom lang ng kape. Kapag inom ng kape, lalo na kapag sarap na sarap po tayo, thank you Jesus. Naging kagalian ko po yan. Kapag mayroong mga bagay na nangyayari, maganda man o hindi, thank you Jesus. Thank you Jesus. And it becomes my tawag doon, lifestyle na kung saan sa anumang mga bagay I always remind myself na magpasalamat sa Diyos. Ngayon, gustong paalalahanan ang bawat isa. Pasalamatan natin ng Diyos. Alam niyo po, sa 11 years ng AFJC, there's a lot of things na talagang hindi po naging smooth din naman, lalo na nung nakaraang pandemic. Pero mga kapatid, nakita namin ang kamay ng Diyos. Nakita namin ang kabutihan at katapatan ng Diyos na sa loob ng 11 taon, hallelujah, God is the one who sustained us. That is why, marapat dapat lamang na bigyan siya ng mataas na papuri at pagsamba at sabihin,
Thank you, Jesus. Yun lamang po mga kapatid, if you are blessed with this message, please comment down below lahat ng mga bagay na gusto mong ipagpasalamat sa Diyos at simula natin siyang purihin at sambahin sa mga bagay na ito. At ibigay natin ang pinakamataas na papuri at pagsamba, walang iba kundi sa kanyang pangalan lamang. Tayo po'y manalangin. Salamat po, O Diyos, sapagkat ikaw ay tapat at mabuti at kailanman hindi ka nagkulang sa iyong mga anak. Lord, help us, Lord, to develop, Lord God, ang puso na may mapagpasalamat sa iyo, O Diyos. At ito ay magdulot ng maayos na karakter sa aming buhay at tumibay din ang aming pananampalataya. Sa bagay nito, mapapurihan ka. Sa pangalan, Jesus. Amen and amen. Amen! Salamat po. Actually, yung thank you, Jesus, yan na yan. Letter CH po yan. Hindi yan TH. Thank you, Jesus. Akala ko nagte-thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Pag-inom ng kape, Starbucks pala. Talaga naman. Kaya nga, sana. Yung lagayan lang. Ah, yung lagayan, lagayan lang yun. Okay, akala ko makakakuha tayo. Pero ano, napakaraming greeters ngayong araw. Oo, sobra. Basahin po natin. Basahin muna natin ang greetings. Si Sister Janella Venvenida, glory yes. to God. Happy anniversary, AFJC. God bless you all. Salamat, Pastora Janelle. And kasama rin po natin si Sister Naji. Ayan, kanya nagbahagi ng reflection. Basahin ko na, no? Okay. True, always give thanks in everything, even in trials. We need to give thanks to God. This is where we become deeper in our relationship to God. Sabi pa ni, ano, ni Mami Al, what a beautiful and fitting topic, Pastor Dave, as you and the AFJC celebrate the Lord's goodness and faithfulness all these past 11 years. Amen. At may pahabol pa, si Sister Natividad, giving thanks to the Lord is a sign of humbleness and acknowledging that God is in control of everything. Yeah. And we rely on His will. So give thanks in all circumstances. Amen. Yeah. Pero laging ngayon, mag-thank you sa Diyos. I think mapupuno ang ating studio ng pasasalamat, no? Sisimulan na to ni Mami Madeline Andrina. Praise God. Magandang umaga po sa lahat at tunay nga napakasarap po magbigay ng papuri at pasalamat sa ating Panginoon. At sabi nga, let everything that hath breath praise the Lord, sabi the Bible says. At isa ang pagpupuri sa Panginoon, isa ang sa pagpupuri ay yung pagpapasalamat natin sa Panginoon. Amen. At tunay na, napakadakila ng ating Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Dapat nga talaga tayong magpasalamat sa in everything give thanks for this is the will of God concerning us. Amen po. Awitin ko po ang isa. Sabi nga, thank you Lord. I just wanna thank you Lord. Thank you Lord. I just wanna thank you Lord. Wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Lagi nating ugaliin magpasalamat lagi sa Panginoon. Amen. God bless you all. Inunahan na ng ending ng mga backup kasi walang katapusan ng thank you Lord. Amen. Ayan. And bumati rin ang kaniyang sipag na anak na si Brother Mico Quebrar ng happy anniversary ALJC. Lumilin doon, nakagalakan at pagpapala para sa lahat. Amen. Talagang nililindol tayo eh. Grabe talaga yung paglindol sa ating anniversary. And ayan. Sabi pa ni Sister LP Abergos, thanks God for our salvation. He is always with us. Regards to all AFJC staff. Happy anniversary! Ayan, salamat po. And ito, sabi ni Pastor Jason Flores, ang head ng ating AFJC online ministry, hashtag thank you Jesus for taking care of my family. Ganun yun eh. Pagkakasabi niya, family yun. Family. Ngayon naman, isa pang magpapasalamat sa Panginoon, ang ating butihing brother, Alan Pastor. Atorna. Ay, Pastor Alan Atorna.
Thank you, mga nagaganda ang host natin, ang diligalig nila. Ayan po, mga naka-enerbon, mga sampo. Ayan, baba, mic. Atas. Okay, so ayun, good morning po sa bawat isa. I hope and I pray na tayo po ay napagpala ng kanyang salita sa umaga pong ito. Indeed, no, I really agree sa shiner po ni Pastor David na being thankful to God, dapat ito'y isa sa maging lifestyle natin bilang isang mananampalataya. Whatever happened, ikaw man ay nawalan ng pera, ikaw man ay naiwan ng bus, naiwan ng LRT, ikaw man ay nawalan ng ulam sa bahay, be thankful to God. Kaya po, mga, He deserves glory. Ayun po. And then also din po, mga kapatid, no, through this, no, Pastor David share na sa atin na sa pagiging thankful ay nakakapag-build ng ating pong character, nakakapag-build po ng ating pong pananampalataya. Kaya po mga patid, yung mga taong laging grateful sa Panginoon, yan yung mga taong ang sarap kasama. Yan yung mga tao na ang sarap dikitan. Okay, subukan mong dumikit sa mga tao na puro reklamo. Malamang yung buhay mo matotoxic, yung buhay mo puro pollution na mangyayari sa buhay mo. Kasi walang ano eh, hindi nagiging blessing yung buhay mo sa ano, hindi na, walang nagagang, walang magandang nangyayari sa buhay mo. But when you learn to be grateful to God, okay, in whatever circumstances that you are facing now, mga patid, when you learn po, mga patid, makikita mo yung kung paano kumilos ang Diyos sa buhay mo. And not only that, mas lalo mo pang makikilala ang Panginoon. And you will not be grateful to God kung hindi mo kilala ng lubos ang ating pong Panginoon. So, ayun po. I hope and I pray that all of us po ay pinagpala ng kanyang salita. And happy anniversary po. Happy 11th anniversary, AFJC. More souls to come. Amen. Ay, nako, more souls to come. Okay, thank you, amen. Pastor Ala. Talagang hindi magpapahulit to si Pastor Ala. Ang ibig niya kasi sabihin is, ano, we will continue more to win salvation. More souls. Yan. Marami pa tayo na kaluluwa na babahagian ng mabuting balita. Thank you for explaining, Ate Maye. Kala ko kakanta rin si Kuya Alan eh. O, kaya nga. Meron pa isa, si Nana Yoli testimony. Thank you, AFJC, for giving me a chance to serve God to the fullest of myself since I am become part of AFJC. Thank Amen. You, Lord Jesus. Amen. Grabe, no? At ito naman, napakarami nitong kailangan ipagpasalamat sa Panginoon. Ano kaya yun? Unang-una, nakikita ko yung bag. Ano kaya ang laman nun? Nagpa-practice to. Nagpa-practice na. Ay, kaya nga, sorry. Eto na, huwag na natin patagalin. Brother Joseph Tobias. Ayan, isang mapagpalang araw po sa bawat isa. At napakaganda po ano ng bagay na itinuro po sa atin ng ating kapatid no ni Pastor David na tayo po ay maging mapagpasalamat sa Diyos. At in order for us to be thankful no for being thankful to God, first we need to see our condition that we are hopeless and helpless apart from God. Because if we see those we have that we gain it by our own, we discredit it to God. Parang tinitingnan natin na, ay, hindi ko kailangan ng Diyos, hindi ko kailangan maging magpasalamat sa Diyos kasi kaya ko namang makuha yung lahat ng aking mga kailangan. So una, para tayo po ay maging mapagpasalamat sa Diyos, makita natin na hindi po natin kayang gawin yung lahat ng bagay kung hindi tayo sa tulong ng Panginoon. And through that, no, tutulungan tayo niyan to have the heart of thankfulness and to have the habits na lagi magpasalamat sa Panginoon. At makita natin na lahat ng mga bagay na meron tayo ngayon ay nanggaling po sa Diyos. So, tayo po ay magkaroon ng puso at habits na lagi magpasalamat po sa Diyos. Thank you po sa bawat isa. Amen. Ayan. No? Grabe, kanina nabanggit niya yung makita mo na ikaw ay hopeless. Kanina, naho-hopeless na siya eh. Pero parang magpupuno ng hope ang kanyang buhay ngayong umagang ito. Ayan. And ano na? Gagawin natin. Sorry po. We have a live discussion here but we will update you later. Yeah. At Ate Maye, why don't you give us announcement for the activities, upcoming activities of AFJC? Of course, why don't I? Am I gonna? Ito na nga, maraming announcement natin ngayong umaga.
Panginoon. Maraming salamat po sa ating mga kasama ngayong ating online devotion. And this morning, no, nalaman nyo po na tayo ay nagsa-celebrate na ating 11th year. This is all for sa biyaya at habag ng ating Panginoon sa kanyang katapatan sa AFJC. And tuloy-tuloy po ang ating mga daily operations, no. Nagbalik na po tayo sa ating bahay Sandigan, Bahay Pag-asa Ministry, and we are also ministering to the detention centers po. Nagbabalik na ating mga jail ministry. We also have our magbabalik po, no, very soon ang campus ministry natin. We also have our PNP ministry, and marami pa pong iba. Tuloy-tuloy po ang ating mga community pantry. So maraming salamat po, no, sa inyong pagtama sa amin sa pananalangin, and even sa inyong mga donations. We are very much encouraged to serve the Lord pa and mag-share pa ng gospel. And please follow us in our official Facebook pages, AFJC, Ambassadors for Jesus Christ, pati na rin po ang AFJC Online kung saan po tayo naka-live ngayon. And also, we have our Instagram and Twitter account at afjc.ph. And if you haven't joined our community, please join AFJC Prayer Warriors Facebook group para updated kayo sa ating mga kaganapan. And we also have our YouTube channel, AFJC Ambassadors for Jesus Christ. Please no, subscribe and like our videos. And please click the ring bell so that you'll be notified whenever we have new uploads. Mamaya, i-replay natin ang episode sa ating YouTube channel ng 6 PM. So make sure, no, kung hindi nyo po nasimula ng episode na ito, ayan, makikita nyo po yan sa ating YouTube channel. At kung meron kayong gustong balikan na ating mga series, nandyan po yan sa ating YouTube channel. And ano, nakalimutan ko? Nabanggit ko na kanina. Ayan. So, ayan guys, tuloy-tuloy po tayo sa ating mga ministry. But I think this will be the last episode for this week ng ating AFJC Online Devotion. We will be gone for a few days. Pero mabalik tayo on Monday! So stay tuned and see you around in the social media. Thank you, Ate Maye, sa mga announcement at nag-wrap ka na naman. It is my great honor to introduce our special guest for today. Is he a guest? Not really, but we seldom see him because of the pandemic. Pero he is live in flesh right now. Welcome, please welcome our leader, evangelist Alvin To. Hello, very good morning to all the friends, supporters, and partners of AFJC. You know, today marks a very special day for AFJC. It is the 11th anniversary day. And, wow. You know, when I think back of the years that AFJC has gone through, 11 years, all I can credit to is God. You know, God's love, God's grace, and also God's empowerment to every staff, volunteers, partners, supporters, helping us together. You know, we couldn't do it by ourselves, but it's through God and through every one of you that has supported us. You know, today, when I sit here and share and talk to before the camera, you know, I was thinking back about 11 years ago where we even have difficulty running our first crusade in a basketball court. And through the so many years ever since, from the very first crusade that we held, you know, we have been hosting numerous of crusades, and we have witnessed so many people coming, so many people being saved, and we are very, very grateful to our Lord Jesus Christ. You know, friends and supporters and partners, please continue to support us. Please continue to keep us in prayers. Please continue to partner with us, because it is our desire, our mission, to continue to share God's love, God's mission to the people in Philippines, to the people in Asia, and we believe together with God's power to the people, to the whole world. In Jesus' name, thank you so much. God bless you. Thank you so much, our President, yes, Evangelist Alvin To, for that very encouraging message. Yes. Ating mga kasama, mga partners, grabe, no, ang dami na nating pinagdaanan, yes, 11 years. Very heartwarming. Oh, there are numerous crusades na ating nasaksihan, and all throughout, God is there with us.
Amen. So, ayan, maraming, thanks be to God. Yun lang talaga masasabi ko. Salamat, Panginoon. Amen. Dahil we're still here doing the mission for you. Amen. Ayan, and nandito rin si Pastor Alex Go na nagsasabing good morning po sa bawat isa. Welcome back home daw, sabi. Hey, Pastor Alvin. Ayan, happy and blessed 11th anniversary to AFJC and to the whole team. God bless you all. Yeah. Hindi pa po natatapos ang araw, patuloy po tayong magpasalamat sa Panginoon dahil sa buong maghapon, yung biyaya niya ay siksik, liglig, at umaapaw. Ayan! Kaya lagi po nating tatandaan na ang buhay ay mas makulay kapag si Kristo ang gabay! Happy anniversary! Let's bye! I am an ambassador for Jesus Christ. 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 We are ambassadors for Jesus Christ.